po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa pagbanal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy na may pahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad siyang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen,
kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Umayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod.
sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nain kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo ay nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, pananatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang pagdating sa Minor Basilica and National Shrine ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito na tayo'y nagkakatipon sa pagdiriwang ng Banal Eucharistia, ginugunita natin ang kapistahan ni San Bernabe o Saint Barnabas. Sino ba si Bernabe? Isang apostol at isang tagasunod ng ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay, kaya nga't isa siyang martir. Magandang pagnilayan natin ang naging buhay ni Bernabe. At ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Bernabe? Una, si Bernabe po ay hindi naman talaga kasama sa mga unang apostol, yung 12 apostles na tinatawag. Subalit siya ay tinaguri ang apostol dahil isinabuhay niya talaga ang pagiging apostol. Ang pangalang Bernabe, ang ibig sabihin nito, or Barnabas, is son of encouragement. Anak ng mabuting pagbibigay ng halimbawa, o kaya'y anak na nagbibigay ng buhay o nagbibigay ng pag-asa. At iyan ang tunay na naging buhay ni Bernabe, ang kanyang missionary journey. Sa unang pagbasa, narinig natin sa gawa ng mga apostol kung papaanong sinabi sa atin sa pagbasa, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang kanyang pananampalataya. Kaya't marami siyang nadala sa Panginoon. Alam po ninyo, hindi lang ang mga tao, maging si San Pablo ay naging kasama nitong si Bernabe sa kanyang missionary journey. Iyon ang una. Si Bernabe ay tunay na naging son of encouragement dahil sa kanyang uri ng pamumuhay. Most likely, si Bernabe ay nanggaling sa isang marangyang pamilya. Kaya nga't ano ba ang unang ginawa nitong si Bernabe para ma-encourage niya ang mga apostol? Dahil nga galing siya sa isang mayamang pamilya o mayamang angkan, itong si Bernabe noon ay nagbenta ng isang lupain na pag-aari ng kanyang pamilya. At ang pera na pinagbilahan nitong lupa na ibinenta ni Bernabe ay ginamit, ibinigay niya sa mga apostol upang gamitin sa kanilang pagsisimula ng mga gawain, yung kanilang tinatawag na missionary journey. At dahil doon, masigit na na-encourage ni Bernabe ang mga apostol, ang mga unang apostol na ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Tunay nga na si Bernabe ay isinabuhay ang kanyang pangalan, a son of encouragement. At ang ikalawa, si Bernabe ay nakasama niya si San Pablo. At kilala natin na naging buhay ni San Pablo, pinipersecute niya ang mga Christians. Kaya't nang dumating ang panahon
na itong si Pablo ay nais nang makibahagi, makisama sa mga gawain ng mga apostol, meron silang pagdadalawang isip. Totoo nga ba na si Pablo ay karapat-dapat? At totoo nga ba na itong si Pablo ay nais niyang gawin o sundan ang mga aral at halimbawa ni Jesus? Pero sa tulong ni Bernabe, dahil nga he is a son of encouragement, itong si Bernabe, binouch niya si San Pablo. Kumbaga, sabi niya, huwag kayong mag-alala, mabuting tao yang isi Pablo. Mapagkakatiwalaan niyan at iisa ang ating adhikain. At kabahagi natin si San Pablo o si Pablo para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero merong nakalulungkot na pangyayari sa buhay ni Pablo at ni Bernabe. Ito po ay kwento. Nung kalauna na, nung sila ay hinahayo na, merong hindi pinagkasunduan si Bernabe at si St. Paul, San Pablo. Ano ang kanilang naging dispute o hindi pinagkaintindihan? Hindi nila pinagkasunduan kung sino ang mga isasama sa kanilang missionary journey. And eventually, nagkahiwalay ng landas si Pablo at si Bernabe. But still, si Bernabe, isinabuhay niya pa rin ang kanyang pagiging apostol at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain sa kabila ng lahat ng mga balakid. Kaya naman makikita natin sa ebanghelyo na narinig natin ngayon, sa kapistahan ni San Bernabe mula kay San Mateo, ang sabi sa atin, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Ang lahat ng iyan, isinakatuparan ng mga apostol. At ang lahat ng iyan ay isinabuhay ni San Bernabe. At tayo rin ang mga deboto ng ating mahal na poong Nazareno. Ito ang panawagan sa atin. Ito ang paanyaya sa atin na maging apostol tayo sa lahat ng panig ng mundo. Iba't iba ang antas ng ating mga gawain. Iba't iba ang level ng ating pamumuhay. Subalit iisa ang panawagan sa atin. Sa diwa ng binyag na ating tinanggap, hinahayo tayo ng ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ipahayag ninyo sa lahat ng panig ng mundo na malapit na ang paghahari ng Diyos. At ang ating ring buhay katulad ni Bernabe, sana maging tagapaghatid rin tayo ng pag-asa. We become sons and daughters of encouragement. Magbigay ng pag-asa, magbigay ng panibagong pananaw sa ating kapwa at buhayin natin sa bawat isa na ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ang itutugon po natin, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nababatay sa kanilang kapangyarihan
o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, o Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagbisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, o Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pang misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, o Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong sambitin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, lalo na mga kukuha ng board exam, again din ang mga may sakit para sa kanilang kagalingan. Ama naming Diyos, kalooban mo na may pahayag at may tatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamagitan ni San Barnabas, marapatin mo maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inigalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas na iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagkat ito rin na nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili na iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsindohot ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Bernabe, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ariyadiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Namaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon.
siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong nang nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong angkin. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang maliligim po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katangungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. Sa June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Kasama ko po si Father Dennis na magbibigay ng bendisyon sa inyo at pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos. Nang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinpuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.